Yes guys, in this video, I just want to show you how I cash out or paano ako kumita ng 102,838 in just 9 days. So if you are interested na malaman, anyway guys, disclaimer lang, this is not to brag. Ito po I just want to share. Baka gusto nyo rin kumita at ituturo ko sa iyo yung ano yung ginawa ko full step by step dito sa video tutorial na to. So if you are interested, huwag kang mag-i-skip. Ituturo ko sa iyo yung ano yung ginawa ko wherein pwede mo rin pong kopyahin. So I just want to share kasi sabi ko nga itong channel ko na to is to teach or show you how to make real money sa online gamit po ang iyong cellphone or gamit po ang iyong laptop. So tapusin mong panoorin yung video na to at ituturo ko sa iyo kung ano yung gagawin mo. Yes, welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano po kayo kumita ng totoong pera sa online, tutorials, motivation, trading, and investment. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng mga content, consider subscribing by hitting the subscribe button. I-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago kong upload na video. Ma-appreciate ko rin guys kung i-hit mo na po yung like button. I-share mo to sa lahat ng kilala mo na gusto rin kumita ng totoong pera sa online. Okay? At guys, please click my most recommended business or investment online. Yung link ay nasa description sa video na to. Hanapin nyo po yan sa may description guys yung aking link na yan. So huwag na nating patagalin guys. Let's go! Okay guys, so ano ba yung matututunan mo inside this video? So ito po yung summary, magiging takbo ng ating pag-uusapan sa video na to. Number one guys, of course, ipapakita ko sa inyo yung proof na kumita nga ako ng 102,000 in just 9 days. Alright? And I will show you papaano po i-set up at papaano po kayo kumita. And guys, and of course, hindi po yun guarantee. Ipapakita ko lang kung papaano nga ako kumita at pwede nyo pong i-model. Pwedeng mas malaki sa inyo at pwede rin mas mababa. And kailangan lang po natin ng dalawang websites dito. Okay, na kung saan it's free to pumasok dito sa mga websites na to. And ituturo ko sa inyo yung strategy na ginawa ko kung bakit ako kumita ng 102,000 in just 9 days. Ito ay personal strategy ko. Okay, na kung saan na discover ko o nalaman ko, eh gusto ko lang i-share din sa inyo as my viewer. And of course, paano ba i-cash out yung bulk dito sa strategy na to? Kasi ang problema ng iba, mahirap i-cash out yung bulk. Parang 102,000, mahirap i-cash out. So, eto guys, ay tuturo ko na rin sa inyo paano i-cash out bulk po yung pagka-cash out natin. Isahan lang, hindi yung utay-utay. And guys, syempre, tuturo ko na rin sa inyo paano po mag-cash in ng zero fees. So, wala po kayong babayaran para mag-cash in. Okay? Dito sa strategy na to. And of course, what if I don't have money? So, paano ako mag-re-resource para magkaroon o sana ako kukuha para meron akong gagamitin? Alright? Okay? So, etong video na to, yan yung pag-uusapan natin. Kaya dapat huwag ka mag-i-skip para maintindihan mo yung video tutorial na to at paano rin yung gagawin mo. Baka pwede ka pang kumita ng mas malaki sa kinita ko na yan in just 9 days. Tatandaan nyo guys, ako ay beginner din. So, kahit beginner ka, don't worry. Itong ituturo ko sa iyo ay pwede kang kumita. So guys, nandito na tayo sa isang website. Ito po yung binabanggit ko wherein dito po ako kumita. Walang iba guys kundi dito sa Binance. At kailangan din po natin ng isa pang website. Walang iba naman guys kundi yung COINS.PH. Yung COINS.PH gagamitin po natin para i-cash out yung kita natin. Okay, at mas maliit yung kumbaga yung risk mo na mawala yung fund mo. Okay? Dito naman, ito yung gagamitin natin para mag-cash in at dito na ito na rin po yung gagamitin natin para mag-trade. So ano ba yung concept dito? Ano ba yung gagawin ko diyan, Mark? So simple lang yung gagawin natin. Okay? So simple at basic yung tuturo ko sa inyo. So ang gagawin natin is bibili lang tayo ng mababa at bebenta natin ng malaki, mataas. Ganun lang. Okay, now, ang question mo siguro sa akin, paano ako mag-create ng Binance account? Okay, so ito po yung ipapakita ko sa inyo kung paano mo mag-create ng Binance account. So dito sa Pinoy Influencer, okay, meron akong step-by-step video tutorial
kung paano po kayo mag-create ng Binance account from scratch. Meron akong video tutorial. Actually, bago lang to, updated na. Okay, kung makikita nyo guys, ito po yung aking video na yan. Okay, so Binance tutorial step by step for beginners. So, hindi mo na problema yan kung paano yung gagawin mo. Nandiyan na po lahat yung gagawin mo, paano kayo mag-create from scratch. Ginawa ko na pong madaling intindihin po yung tutorial na yan. Napakadaling intindihin po niyan guys. Okay? So ngayon, panoorin mo yan kung wala ka pang account sa Binance. Kung meron ka ng account at hindi mo ginagalaw or hindi mo alam kung paano kumita, then itong video na to ay abangan mo at panoorin mo ng tuloy-tuloy para okay, maintindihan mo. Okay? So ngayon, nandito, balik tayo dito sa aking Binance account. Dito sa Binance account guys, okay, so bigyan ko na rin kayo ng madaling intindihin paano mag-cash in. Siyempre kung wala kang cash. Alright, so ituturo ko na sa inyo paano mag-cash in. Okay, so ipapakita ko rin pala muna, okay, yung proof. Dahil yung number one natin is, ano yung sa inyong proof? Okay, so dito guys, okay, nag-withdraw ako nung nakaraan. Okay, bago lang siya. Okay, so ang withdraw ko guys ay, ano bang coin yun? May crypto yung withdraw ko. Ginagamit ko guys for withdrawal dito na malaki is yung XRP on Ripple. Okay? Few minutes lang, hindi pa tumatagal ng 5 minutes, nandiyan na sa COINS.PH ko. So ito po yung aking withdrawal sa crypto or yung withdrawal ko sa, okay, so 7,681 po yung withdrawal ko diyan at nakikita nyo completed na po siya. Okay? So 117. Okay, nung January 17. Okay, so na-withdraw ko na siya. 5 minutes, nandun na sa coins.ph ko. So, 7,681. That's equivalent po niya ng, yun nga, 102,000. Okay? So, dito, kung titingnan naman natin dito sa aking coins, okay, na-receive ko siya through Ripple. Okay, check natin dito sa transactions. Yan. Okay, so, send. Yan. Ito na yun, guys. Okay, so 7,686. So ang fee ko lang dyan is wala pang 10 pesos lang yata yung fee. Kaya ko sinasabi na yan at yung pinaka cheapest kasi ang 10 pesos lang yata yung fee for my transfer. So hindi malaki. So 10 pesos nga lang siya. Alright? So ngayon, ang ginawa ko, guys, dalawa po yung pwede nyong gawin. Pwede nyo pong i-convert. Okay, dito sa PHP para maging peso yan. Kaya lang medyo may fee. Mas maliit po yung makukuha nyo na peso. Ang ginawa ko kasi, trinetrade ko muna siya sa coins.pro. Pero kung wala, di pwede nyo na pong i-convert. At least, safe naman nandito sa PHP natin. At dito, nung nasa peso na siya, kinas out ko siya gamit po yung aking BDO. Alright, so ganun po yung process. So, para i-cash out yan, BDO, mabilis lang din po. So, 24 hours to 48 hours nandun na sa BDO mo, pwede nang i-cash out. Alright? So, yun po yung process nun. So, ngayon, ano yung strategy na ginawa ko? So, balik tayo dito sa aking Binance account. Okay? So, siguro naman, I assume na alam nyo na mag-create ng account and I assume or ibibigyan ko na rin kayo ng paano ba mag-cash in dito sa P2P trading kasi tinuro ko nga, ito ay zero fee. Wala pong babayaran para mag-cash in dito. Alright? So, para mag-cash in tayo guys, so USDT, hanap lang po kayo ng seller dito, okay, na pwede nyo mapagkakatiwalaan, okay? So, iba yung nakalagay. So, dapat make sure na peso siya para ang lalabas ay mga nasa Pilipinas talaga, okay? So, pili po kayo ng mga seller. So, ito yung ginawa ko before, ito dito ako nag-order kaya lang minimum 1,000 hanggang 10,000 lang yung kaya niya kasi meron lang siyang 225 USDT. Okay, so itong mga to malalaki. Okay, so meron siyang 11,000 USDT. Pwede rin to. Kaya lang, okay, 72% yung completion. I don't know, anong problema dyan. Okay, so hanap po kayo ng mga, ito, malaki yung fund nito. Okay, so meron siyang millions yung fund niya at 97% yung completion. Okay na po yan. So pwede po kayong bumili dyan through bank, by USDT and then mapupunta na po sa USDT. So assuming, nandito na po tayo sa withdraw, halimbawa nakapag cash in na tayo. So ano yung ginawa ko? Dito sa wallet, okay? So dalawa lang po yung pwede nyong gawin para sa tingin nyo or sa ginawa ko buy and sell. So papakita ko sa inyo yung transaction ko. Okay?
So, ano yung naging basehan ko kung bakit ko pinili yung coin na yon? So, yung isang basehan ko dito, guys, kung bakit ko pinili is through yung announcement. Okay, inulit ko, nagbatay lang ako sa announcement sa Binance. Pag sinabing, ito yung guys, ito yung galing lang sa akin. Pag meron pong nakita kayong staking na coin, okay, ibig sabihin yan, pre-na-project yan ni Binance, kaya lumalaki o bumibilis na lumaki yung price. So, ito yung ginawa ko, guys. Okay, so, anyway, guys, if you want a one-on-one tutorial, you can email me, igaguide ko kayo through Zoom. Yun nga lang ay premium, pero ito ay free. Okay, so ngayon ang ginawa ko ay pumunta ako sushi. Okay, ito po yung coin na binili ko. Okay, hanggang ngayon, meron ako nyan. Okay, yung sushi ay naglaga. Okay, or mali. Okay, so dito, balik tayo. Nag-withdraw pala. So, ginawa ko, guys, merong announcement si Binance na merong staking si sushi. Okay, so nung nakita ko siya, okay, nag-take advantage na ako. Okay, so titignan natin. Sushi. Ayan. So, ito lang yung sushi na hindi nakakain. Pero nagkakaroon ka ng pera. So, dito, okay, so check natin. Sushi versus USDT. Okay, so ipapakita ko sa inyo yung transactions ko dito sa sushi at kung bakit ako kumita ng almost or bakit ako nag-gain ng 102,000. Okay, so sundan nyo lang, guys, ha. Huwag kayong mag-skip para maintindihan nyo ng maayos. Okay, so dito, tingnan natin muna sa baba. Okay, para makita nyo. Dito sa baba, yung order natin. Ayan, so order history. So, check natin yung 1 month kasi medyo matagal na yon, 9 days ago. Hindi na pwede yung 1 week. Ayan. So, ilipat lang natin yung ating image. So, dito, guys, okay. Okay, so so, ito yun, guys. So, ito po yung aking buy. So, bumili po ako dito na ang price nyo noon is 3.5 yung price niya noon. Meaning, okay, kung ibebenta mo ngayon, is 7 siya ngayon. Ang existing price niya is ito, 7.133. Salbihin na lang natin yan. Meaning, nagdoble yung pera natin. Tama? Kung yan po yung binenta na. So, dalawang beses akong bumili dyan. So, ito yung first buy ko na ang 356 po na sushi yung binili ko dyan. At meron pa ako isa dito. Okay, so dito nag-buy ulit ako 3.550 at dito bumili ulit ako. Okay. So dito bumili ako ng sushi na 2133 na sushi. Ay na yung total niya 458 na sushi, 4.67 yung bumili ako. At okay, so nagbenta ako dito. Okay, so nagbenta ako. Okay, last day. So check natin. For 1 week. Okay. So dito nagbenta ako ng price niya is 7.610 na ang price ni sushi nung nagbenta ako. So kumita tayo. Okay, so kumita tayo dyan. So bumili ako ng mura at binenta ko ng malaki. So anong nangyari? Bakit siya lumaki? So ito yung nakita ko, guys. Okay, so ano ba yung naging basis ko? So dito tinignan ko yung chart. Okay, so ang tawag sa sabi ng iba is bullish siya. So nagsimula siya sa mababa, bullish. So dito ako nung bumili, nandito. Okay, so 3 point yung isa dito yung price at saka yung isa noon dito. Okay, so at nag bumaba siya and then umakyat dito hanggang 7 point. Yun binenta ko na. Alright, so bakit ko, ano yung naging basehan ko kung bakit ko binili si sushi? Sabi ko nga, merong announcement si Binance. Dito ko makikita. Okay, dito sa earn. Okay, ito yung ginawa ko rin video nun eh. Sabi ko, kikita po kayo through earn. Okay, kahit wala kayong gagawin. So dito nakita ko, guys, dito sa Binance staking products. Okay. Yan. Bukod sa, meron akong alam konti dun sa indicator na yan, pero yung ginawa ko, sinabayan ko lang yung news. So dito sa Binance staking, okay, titignan natin, guys. Yan, so para makita nyo lang, ha. Yan, so dito, guys, nandito yun, guys, oh. Si Binance ay meron, nandito siya sa
luck staking. So 20% APY. Pag sinabi pa lang APY, ito po ay annualized yield. So hindi po yan per day, hindi rin 15 days. I-divide yan, pero po yan ay 1 year. 20%. So maraming nag-stake. Pag sinabing maraming stake, mas marami po yung magbibili ng mga sushi para i-stake nila. Kaya ang mga dito, kung tatandaan nyo guys, ito guys, as of now, nakikita nyo ba si YFI? Okay, nasa stake na rin siya ngayon. Okay, hindi ka, itong 2.49%, hindi yung mararamdamang kita yan. Pero dahil ito ay may staking, maraming bibili. Tignan mo ngayon si YFI. At this moment, okay, so ipapakita ko sa inyo, at this moment, ano ba yung galaw ni YFI? Okay, so wala po akong trade ngayon kay YFI, pero dahil itong strategy na tutunan nyo ngayon, okay, check natin si YFI, okay, at tingnan natin yung kanyang kwan ngayon, okay, so, makikita nyo guys ha, itong strategy na to, na kapag merong announcement, i-take advantage nyo, okay, so ngayon, tingnan nyo si YFI, okay, grabe, paakyat din siya, kasi meron siyang maraming bumibili. Oh. Ito yung price niya. Oh. Okay, so ito po yung one. Check na lang natin yung 1 hour time frame. Ayan, so kung makikita nyo guys, paakyat din to. Kaya kung ito, igagawin mo. Ito guys. Oh. Kung bumili ka sana dito at ngayon nandyan, binenta mo, edi ang laki na. Okay? Malaki na yung pwedeng paglaki ng pera. So ang ginawa ko guys ay, syempre alam ko rin to konti. So pag-aralan nyo rin po yung gagamit yung indicator. Ito pong tatlong indicator. So dun sa tutorial na sinasabi ko, pwede nyo pong gawin yon. Ay matututunan nyo doon. So ang ginawa ko lang is, nakinig lang ako sa announcement or nagbasa lang ako ng announcement ni Binance. Yun lang yung ginawa ko. And then nag-stake ako at hinayaan ko lang siya. Okay, so ngayon papalaki ulit din yon, kasi hindi pa natatapos yung staking. Hanggat hindi natatapos yung staking, may mga bumibili. Bakit? Gusto nilang mag-stake. Okay? Kung titignan mo yung 20% din, malaki na rin yon compare sa banks. 20% per annum. Okay? Or annual life yield. So ngayon, yun ang ginawa ko guys. Okay? So wala nang... Oh, ito. Nag-39 siya ngayon. Kailan ba siya nag-staking? Okay? Kahit 2%, hindi mo mararamdaman yung 2% annual life yield. Pero yung malaganda, nandito, halimbawa, dito, nag-stake ka dito, no, nag-start sila ng staking, bumili ka dito 28, at ngayon ay 39, di ang laki yung inilaki ng pera mo. Alright? Okay, so ganun lang yung aking naging decision kung bakit ako bumili ng mga coins na binili. Okay, so sana guys, meron kayong konting na intindihan o natutunan dito sa tip ko. So, pag-aralan nyo rin to, pag-aralan nyo yan, at okay, abangan nyo po yung mga announcement ni Binance mismo. Or, pwede rin po yung news. Okay, so meron pong news po sa labas or sa mga vlogs, pwede kayo magbasa. At kapag merong good news, tatandaan nyo, kapag may good news sa isang coins na yan, aakyat po yung price. Basta't may good news. Pag may bad news naman, tatandaan nyo guys, pababa din yung price. Halimbawa, to si Ripple, daming issue sa kanya, kaya hindi siya lumalaki kasi marami siyang issue. Pero ngayon, tingnan nyo to, si YFI graph. Yung isa pa, okay, gusto pang ipakita sa'yo, yung 1 inch. Nandun din sa earn yun, pero tingnan mo yung price ni 1 inch. Okay? Yung 1 inch na, tapos na yung kanila, staking nila. Pero yung 1 inch, ang laki din ng inilaki. Kasi, nandun din siya sa, may mga demand. Maraming bumibili. Alright? So, tingnan nyo guys, yung 1 inch. Okay, so titingnan natin guys yung 1 inch ay mararami rin pong, okay. Okay, so dito papalaki rin po yung 1 inch yung price. Kasi nga, sabi ko, ito guys, malaki rin po. Kasi nasa staking siya. So dito pala ako tumitingin ng update yan, itong mga to. Okay, so pwede ko tingnan yung basta't may staking dyan. Okay, so hanap po kayo and then pwede nyo pong i-take advantage. Kapag nag-announce si Binance na may staking, bili ka na agad. Okay, halimbawa dito, bumili ka ng 1.170. Ngayon, halimbawa 2.1, edi parang nagdoble na yung pera mo dyan. Okay, yung pera mo, halimbawa 10,000, naging 20,000 na nung bumili ka dito. Okay, so ganun lang po yung ginawa ko. Na kung saan,
pwede rin yung i-apply. Okay, ganito yan. Ngayon, meron akong last dito na sinabi na yung cash in, yun na nga, nasagot na natin. Okay, paano i-set up? Yun nga, okay, bibili ka lang ng mga coin na nandun sa announcement. Yun sa akin na, yung ginawa ko. Wherein pwede nyo rin pick up. Ngayon, what if you don't have money? How to resource money? Alam nyo ba guys na kapag, okay, yung mga may pera, naghahanap lang yan ng mga pwede nilang pagkakitaan. Pag ito nalaman nila, at alam mo pa ano yung set up, okay, yung 1,000 pesos nila, magiging 2,000. Halimbawa lang ha, okay, sa pagtingin mo, gugustuhin nila, yes, kasi sa bangko, hindi nilang pwedeng kumita ng 1,000. So, hindi dahilan para wala kang pera. As long as alam mo. Ngayon, kung hindi mo alam, yun ang problema. Ngayon, dahil lang pinakita ko na, pwede mo nang gayahin. Pwede kang mag-start sa maliit, papalaki. Okay, so itong sinabi ko dito, okay, meron ang budget dito na 150,000 yung budget namin. Okay, so 150, kaya naging 102,000. Okay, tinanggal ko na yung mga ibang fee. 150 to 200 yung nilagay ko. Okay, na budget dyan. So, okay na, di ba? In 9 days. 9 days lang siya. Hindi ko na tinapos yung kwan, yung earnings niya. So, ikinancel ko na. Okay, at yun, kumita na tayo. Okay, so if you have questions, guys, feel free to ask questions. Now, guys, yung mga gusto na magpa-tutor sa akin pagdating dito, meron siyang premium. Merong premium, guys. So, siguro, pwede rin po ako mag-Zoom meeting dito. Pero, syempre, yung may bayad na premium. Okay, just email me. Meron akong email dyan. At pwede nating pagtulungan para kumita rin po kayo. Lalong-lalo sa mga beginner. Okay? So, ito lang yung aking may share for today. Thanks for watching. If you have questions, feel free na mag-comment kayo sa comment box. Okay, mag-comment lang kayo if you have questions. Okay, once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next YouTube video. Thanks and bye-bye. So, nagustuhan mo ba yung video? Before ka mag-skip, guys, at matataposin yung video na to, meron akong dalawang video dyan na pwede nyo pong panoorin. Nasa gilid yan o kaya nasa baba. Okay, hanap po kayo dyan ng mga pwede nyo pong panoorin bago kayo mag-skip sa video na to. Alright, at kung di ka pa nag-subscribe, mayroon din po yung bilog dyan, okay, or nasa gilid, i-click nyo po yan para makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Alright?